Today, malalaman mo yung 8 easy ways kung paano maging attractive habang teenager ka pa lang. First easy way para maging attractive habang teenager ka pa lang is yung tinatawag na clean typings. Usually kasi tol, yung mga teenager, mga bata, like kami dati, is pag nagtatype kami is yung tinatawag na Jejimon. Okay? Yung ako mo is AQ, tapos ang dami mo dinadagdag na mga HS, XZ sa mga typings mo, which is dati, kung bata ka, parang feeling mo cool siya. But nung ako, nung nakita ko na yung mga posting ko dati sa Facebook, then nakita ko na yung mga chat ko dati, mga text ko dati, nakikringe ako. Okay? Kasi ang pangit pala niya pag nasa gantong estado ka na. So ikaw tol, habang bata ka pa lang, teenager ka pa lang, huwag mo nang daanan yung dinaanan ko. Okay? Habang bata ka pa lang, i-correct spelling mo na yung pag-chat mo or pag-text mo. Kasi mostly sa age mo na yan, ng mga teenager pa lang, madalas talaga maarte, makukulit. Kung ano-anong tinatype, kung anong sinasabi, kung paano construct yung wordings, ang dami pang arte. So, okay lang naman yan pag bata ka. But kung gusto mo maging attractive, kung gusto mo mag-stand out sa ibang tao, kailangan mong gawin to. Especially sa pagtatype pa. Simple lang to, pero malaking efekto, lalo na pag nakikipag-chat ka sa crush mo. Let's say, 10 kayong lalaki na chinachat niya, okay? 5 kayo, 3 kayo na chinachat niya. Majority dyan, tol, Jejimon mag-type. So, ikaw, since nakafollow ka kay JC Styles, advance ka na, tol. Magagawa mo na, magiging advance ka na compare sa iba. Clean typings ka na, para ang dating kasi sa babae or sa ibang tao in general is parang hindi ka bata, tol. Para kang matured agad mag-isip, parang matured ka agad gumalaw. Kasi mga ganun typings na malilinis, pang matured siya. So ikaw, kahit hindi ka pa matured, or bata ka pa lang, teenager ka pa lang, pwede mo nang gawin to. I-correct spelling mo lang and mapapansin mo, mas madadagdagan yung mga tao magiging attracted sa'yo. Next na easy way kung paano maging attractive habang teenager ka pa lang is maging friendly ka sa mga girls. Kaya hindi ko sinabi mag-flirt ka, may paglandian ka sa maraming babae. Hindi. Ang sinabi ko, maging friendly ka sa mga babae in general. Sexy man yan or hindi, maganda man yan or hindi, maging friendly ka lang sa kanila. Bakit? Kasi yan ang magiging training ground mo para hindi ka maging kabado pagkakausap ka na ng taong crush mo or yung taong gusto mo na. Okay? Kasi yung iba kaya lang naman kinakabahan kasi buong buhay nila hindi sila sanay kumausap ng babae. In general, like wala siguro silang ate, hindi nila kinakausap din yung nani nila or nung nag-aaral sila wala silang kaibigan babae kasi pag lalaki ka, madalas lalaki lang din tropa mo. So ako tol, hindi naman sa nagyayabang ako. Marami akong friends na babae dati tol. To the point na pagkakamal na nga akong bakla kasi madami akong friends na babae but marami din akong friends na lalaki. Dahil sa ginagawa ko yun, naging sanay na ako makipagbiroan sa mga babae, makipag-joke sa mga babae, makasilamuha yung mga babae. Kaya nung nakikipag-date na ako, parang normal na lang sa akin. Hindi ako sobrang like parang Robin Padilla na talagang sobrang angas ng dating. Hindi ganun. Hindi ako cringe. Hindi ako pervert stignan. Kumbaga, normal na tao ako, normal na lalaki ako, nakikipag-usap sa babae. Hindi cringy, hindi man niya. Kasi nga, sanay na ako makipag-usap sa babae. Sanay na ako sa attention ng babae. And yung galaw na yun, nadala ko siya habang tumatanda ako. So kung ikaw, kung gusto mo na hindi ka mahirapan sa babae pagdating ng panahon, or kung may crush ka man ngayon, sanayin mo na. Kiklear ko, huwag ka mahipaglandian. Maging friendly ka lang. May pag-usap ka lang para malaman mo kung paano nag-iisip yung mga babae and maging komportable ka sa paligid ng mga babae. Next na easy way para maging attractive habang teenager ka pa lang is as much as possible habang bata ka pa lang, i-build mo na yung physique mo. Okay? Hindi ko sinasabi mag-gym ka, mag-bodybuilder ka kagad. Hindi. Ang sinasabi ko, i-build mo yung physique mo. So, kung wala kang pera pang gym, like, sakto lang yung pera mo, pwede ka mag-push up sa bahay, mag-pull up, mag-sit ups, any na body weight na pwede mong gawin para ma-build yung physique mo, maganda yan, tol. Kasi majority ng mga teenagers, tol, hindi pa nila pinapansin yung katawan nila, eh. Kumbaga, wala silang pake kahit yung buto nila nakatikos na ganun. Kasi, like, gusto lang nila masaya. And wala namang problema sa ganun. But, kung gusto mo maging attractive in general sa mga tao, magkailangan maganda yung physique mo kasi yan yung unang nakikita sa'yo. Kaya pansin mo, yung mga varsity like sa school ninyo, attractive sila sa mga tao. Bakit? Kasi nabibuild agad yung physique nila. Syempre, pag nagbabasketball ka, yung legs mo na-workout, yung mga arms mo na-workout yan, hindi man siya muscular, but hindi ka payatot sobra. Okay, hindi ka rin mataba. Sakto lang. Kumbaga, appropriate siya sa katawan mo. So, magandang trait din yun kasi pag maganda yung katawan mo, pag nagdamit ka, maayos tignan. Kaya unlike ako dati, nung kabataan ko, nung teenager ako, sobrang payat ko tol. As itong, kung payat na ako tol, mas payat pa ako kasi yung buto ko, nakatikwas yan. Then yung wrist bone ko dito, sobrang, alam para akong kalansay na nagkabalat lang. Ganon. Sobrang payat talaga. So ikaw, ayoko na maranasan mo yun. So kung ikaw, let's say, medyo chubby ka, mataba ka, i-workout mo na yan tol. Kasi habang tumatagal ka, mas mahirapan ka na magpapayat. Kasi ingrained na siya sa'yo eh. Mas matagal ka
taba, mas matagal kang papayat, mas mahihirapan ka kasi yung habit nanuot na sa'yo. So habang bata ka pa lang, habang teenager ka pa lang, i-workout mo na yung physique mo. Grabe tol, kung alam mo lang, kung ako, let's say, dati sana nagsipag na lang ako para maganda na yung katawan ko kagad, siguro sobrang mas madami ako na-attract lalo. So ngayon, syempre, hindi ko na magagawa yon, ikaw magagawa mo na siya. I-build mo na tol, hindi mo kailangan mag-gym, hindi mo kailangan mag-bite sa Anytime Fitness or mag-enroll sa mga gym. Kahit bahay lang tol, push up, pull up, sit ups, mga basic na body weight, magagawa mo siya sa bahay ninyo. Okay? Gawin mo yan. Next na easy way para maging attractive habang teenager ka pa lang is makipagkaibigan ka sa mga matatanda. Okay? At least mga 5 years ahead sa'yo, 3 years or kung 10 years may makilala ka, mas okay. Kung may mga tito-tito ka na maayos, like kaisapin mo sila. Like sa akin, di ba? Teenager ka, nakikinig ka sa akin. So marami ka natututunan. Okay? Kasi may mga experience na ako na nasishare ko sa'yo. Ganun din. Let's see, kung ako isa lang, may matututunan ka sa akin. But kung madami kang kilala na ganun, mas marami ka pang matututunan in general. So, i-befriend mo sila. Huwag kang mairita sa kanila na kwento sila, madaldal sila. Pakinggan mo lang kasi sa mga kwento nila, may matututunan ka. Like, may mga mistakes nila na si-share niya sa'yo para hindi mo na magawa or yun sana yung gusto niyang gawin na hindi niya ginawa, masishare niya sa'yo. Para ikaw, yung regrets mo sa buhay, mababawasan mo. Kaya hindi ko sinabing wala kang regrets kasi lahat tayo merong regrets sa buhay. But ikaw, kung matututo ka kagad sa mga nauna sa'yo, mas marami kang regrets na mababawas. Kumbaga, yung mistake mo, mababawasan siya. And ang maganda, mas tatalino ka. Bakit? Kasi advance ka kagad mag-isip. Yung mga matatanda o yung mga nauna sa'yo, na-share na nila sa'yo. So, marami ka na agad knowledge. So, ako nun dati, yung papa ko, kwento ng kwento sa akin, kung anong kinakwento niya, mga panahon ng 60s, 70s, 80s. Kaya nung nag-aral ako, may prop ako nun na matanda din, nagkukwento din siya about that era. So, nakakapag-engage ako kasi nakikinig ako sa papa ko, nakakwento ko rin yung mga sinasabi ng papa ko. So, kumbaga, may nag-chip in ako. So, nagugustuhan ako ng prop ko nun, nagugustuhan ako ng teacher ko nun. Kasi alam ko, yun na experience din niya. Kumbaga, narinig ko na, alam ko na yun. So, kung gusto mo pa maging advanced, tumalino agad, lumawak yung perspective mo sa buhay, mga pagkaibigan ka sa mas matanda sa'yo, kausapin mo sila, magtanong ka sa kanila. Kaya ako tal mga tropa ko, madalas ako pinakabata, mga tropa ko like 5 years agwat sa akin, 8 years, 10 years. So sila, natuturuan nila ako. Next na easy way para maging attractive habang teenager ka pa lang is magmaster ka ng skill, instrument, or sport. Any dyan. Kasi hindi naman lahat kailangan magaling sa sport. Hindi naman kailangan lahat magaling sa instrument. Hindi naman kailangan may certain skill. Iba-iba tayo. May iba athletic talaga. May iba artist. May iba masipag. So iba-iba tayo. So kung saan ka magaling, let's say basketball ka magaling, galingan mo dyan. Kung magaling ka mag-paint, galingan mo dyan. Kung magaling ka mag-gitara, galingan mo dyan. Kung magaling ka mag-drums, galingan mo dyan. Kung magaling ka sa studies mo, galingan mo dyan. Kailangan meron kang isang skill na master mo muna habang bata ka. Na dyan ka magaling. Na pag yan, ginawa mo, talagang walang masasabing tao sa'yo. Okay, kasi yung bagay na yan, mapoportray mo sa mga tao. In short, habang bata ka pala, may alam ka na, magaling ka na sa certain area na to. Hindi mo kailangan maging magaling sa lahat ng bagay. May isa ka lang alam na magaling ka doon. Enough na yun para makapag-provide ka ng value sa ibang tao. And magugustuhan ka nila. Let's say, di ba, magaling ka mag-gitara. Attractive na agad yun. Magaling ka mag-basketball. May nanonood sa'yo. Attractive na yun. Magaling ka sa studies mo. Yung mga classmate mo, mabibilib sa'yo. Magaling ka mag-painting. Magaling ka kumanta. I-master mo yan. Papracticein mo. Di mo man siya kailangan like yun na yung profession mo in the future. Yun na agad siya. Hindi. At least para may alam ka lang. Kasi ako noon, bata ako, stress na stress ako. Hindi ko alam kung saan ako magaling kasi. Hindi naman ako magaling sa sport. Wala rin ako alam na instrument. Hindi ko alam. And to the point, ang magaling pala ako, magsalita. So late ko na siya nalaman. Doon pala ako magaling. So yun, ngayon ko siya na-apply. Pero siguro dati na-apply ko rin naman siya kasi yun nga, magaling ako makipag-friends. Pero wala akong talent, wala akong sports. Hindi ako sumasal sa mga extracurricular kasi nga, hindi naman ako magaling. So yun pala yung na-discover ko. Magaling ako sa tao in general. So ikaw, hanapin mo kung saan ka magaling as early as possible. Next na easy way para maging attractive ka habang teenager ka pa lang, alamin mo yung mga bagay-bagay. Know things, tol. Paano ka matututo? Paano mo malalaman yung mga bagay-bagay? Magbasa ka, okay? Mag-aral ka. So, hindi lang pagbabasa. Pwede ka manood ng mga vlog, manood ka ng mga documentaries, anything in general. No? Kung maganda, mas malapit sa skill mo, mas okay. Habang bata ka pa lang, tol, ang maganda dyan, i-expand mo na agad yung horizon mo, expand mo na agad yung vocabulary mo, expand mo na agad yung ideas na alam mo. Yung mga bagay na yan, magagamit mo yan para pang-communicate sa mga tao. Kasi may alam kayo, may makakwento kayo. Kapag
pag wala kang alam tol, wala kang mababanggit. Yun lang. Masyadong maliit yung mundo mo. So kaya ako talaga, kung mababalik ko lang yung buhay ko na teenager ako, sana mirat-rat ko magbasa. Nakapagbasa naman ako dati, siguro mga 2 or 5, mga ganon. Pero ang dami kong time nun eh, sana nirat-rat ko pala siya. So hindi nga lang siya mukhang cool dati kasi parang pag nagbabasa ka kasi ng book, ang connotation agad sa'yo, geek ka, nerd ka kagad. Eh hindi naman pala bad branding yun. Kasi halos lahat ng mayaman ngayon, mga geek, mga nerd. Diba? Mark Zuckerberg, Bill Gates. So sila kasi nagbabasa. Elon Musk na lang. Grabe yung magbasa dati. So kung ako sana, yun yung mababalik ko. So kung ikaw, habang nandiyan ka pa sa age mo, magbasa ka tol. Kahit ano, maganda yung makakatulong sa skills mo. Iwasan mo muna yung mga fiction, mga drama, mga sci-fi. Entertaining siya, pero wala ka ganong value na matututunan. May entertain ka lang, but kung gusto mo tumalino, maganda yung mga self-help yung basahin mo. Next na easy way para maging attractive ka habang teenager ka pa lang is maging fun ka na tao, tol. Simple lang. Huwag ka masyadong problematic, huwag ka masyadong mabigat kasama. Maging fun ka lang, tol. Ugaliin mong tumawa, ugaliin mong maging masaya, ugaliin mong umiti. Kasi yung ganyan, tol, simple lang siya, pero malaking tulong yan sa mga kasama mo. Kasi ang gaan mo kasama, masaya ka kasama. Kasi lahat tayo, aminin natin, may problema tayo, may mga securities tayo, may mga inisip tayo, minsan may problema tayo sa bahay. So kapag nasa school ka, yun na lang yung escape mo. Eh kaso, kung yung problema mo is dinadala mo pa sa school, bugnutin ka pa sa school, magiging unattractive ka sa mga tao in general kasi ang bigat mo kasama eh, hindi ka maayos kasama eh. So kung ganyan ka ngayon tol, ayusin mo yan kasi maraming tao ang masasayang sa buhay mo, maraming friends ang lalayo sa'yo. Kung may crush man sa'yo, lalayo siya kasi hindi ka fun kasama eh. Kumbaga parang party pooper eh. Eh pag bata ka pa tol, pag teenager ka, importante yung fun, yan yung malakas maka-attract. Kaya ngayon mga nagagaling mag-joke, magagaling magsalita, magagaling mag-report, magagaling makipag-communicate. Sila yung maraming kaibigan. Short, attractive sila. Kasi marami silang kaibigan eh. Maging dadami lang naman kaibigan mo kapag attractive ka. Yan yung mga tao na gumigit na sa mga bilugan, sa mga kwentuhan, sila yung bumabangka. So, hindi mo mga kailangan maging ganun. Importante maging fun ka lang. Huwag ka lang yung KJ na tinatawag. Kumbaga, maging maayos ka lang in general. Maging masaya ka kasama. Attractive yun. So, gusto mo pa makapag-connect sa akin tol, gusto pa ng mga additional content, make sure na mag-join ka dito sa ating inner circle na Facebook group. Next na easy way para maging attractive ka habang teenager ka pa lang is makipag-communicate ka properly. Kung mahihiyain ka, kung masyado ka nag-i-stutter, magsalita, i-work out mo yan. Kailangan maging maayos ka kausap, yung makapag-communicate ka na maayos. Kung may ideas ka, kailangan makommunicate mo siya na maayos. Kasi minsan, like dati, may mga kilala ko na magaling naman, matalino naman. Kaso yun nga, hindi nila ma-express yung sarili nila, hindi nila makommunicate yung sarili nila. So ang nangyayari, hindi nila mapakita kung ano man yung skill set nila. So kung ikaw tol, ganun ka, sobrang mahihiyain ka, okay lang naman siya. But may mga time kasi na kailangan mo maging extrovert, kailangan mong i-communicate yung alam mo. Kasi pag ganyan, malalamangan ka tol. So kung gusto mo maging attractive sa mga tao in general, kailangan makapag-communicate ka na maayos. May deliver mo yung speech na gusto mong sabihin, may communicate mo yung ideas na gusto mong sabihin. And paano mo practice yan? Simple lang, makipag-usap ka sa mga totoong tao. Okay? Hindi puro chat, hindi puro online, makipag-usap ka ng harapan. Sanayin mo yung sarili mo nakikipagkapwa tao. Kasi dun mo mamamaster yan. Hindi lang online. Hindi. Nakakatulong siya pero physical talaga. Kasi dun mo makikita yung facial reaction ng kausap mo. Kung bad trip pa siya sa sinabi mo. O nagustuhan ba niya or ayaw niya. So kailangan mo yan tol. In short, makipagkapwa tao ka. Huwag kang magkulong lang buong araw sa bahay ninyo. Huwag ka puro basa naman. Huwag ka naman puro games lang. Kung mausap ka ng mga totoong tao. Tumambay ka sa labas ninyo. Tumambay ka sa mga kantin, pag break time, or sa mga tropa mo pag nasa campus sila, nasa labas, makipag-usap ka. Wala, hindi mo kailangan maging magaling agad. So, kailangan mo lang makipag-usap. Kaya correlated yan yung mga topics kanina. So, para may mabanggit ka, kailangan nagbabasa ka, may alam ka, master ka na skill, so, kailangan fun ka kasama. So, nagko-combine-combine siya, tol. And mapapansin mo, tol, mas dumadami yung nagiging kaibigan mo and mas nagiging attractive ka sa mga tao.